Isang tensyonadong eksena ang naganap sa Kongreso matapos pigilan ni Congressman Rodante Marcoleta na magtanong sa isang mahalagang pagdinig kaugnay ng pambansang budget. Ayon sa ilang mga nakasaksi, tila hindi komportable sina Kimbo, Saldico at Tamba sa mga matalim na tanong ni Marcoleta. Dahilan upang subukang putulin ng kanyang pagkakataong magsalita. Heto nakakagati ang mariing pahayag ni Marcoleta habang pinipili niyang itanong ang kanyang mga issue tungkol sa pondo. Hindi nagpatinag si Marcoleta sa kabila ng mga tangka na pigilan ang kanyang linya sa pagtatanong. Ayon sa kanya, tungkulin niyang magtanong para sa kapakanan ng taong bayan, lalo na't maraming hindi malinaw sa aspekto ng paggamit ng pambansang budget. Pinunti rin ni Marcoleta ang kakulangan ng konkretong sagot mula sa kampo ni Kimbo, Saldico at Tamba. Anya, kung wala silang maayos na paliwanag, nararapat lamang na mahiya sila sa taong bayan. Samantala, umani ng iba't ibang reaksyon ang nangyaring pagtatalo sa sesyon kung saan maraming netizen ang pumuri kay Marcoleta sa kanyang tapang at determinasyon na magsalita. May ilan naman ang nagsasabing kailangan ng mas mahinahong talakayan. Ngunit karamihan ang naniniwalang nararamat lamang itanong ang mga mahalagang isyu tungkol sa pondigang bayan. Sa ngayon, inaabangan ang magiging sagot ni na Kimbo at Saldico sa mga aligasasyon na ibinato sa kanila sa nasabing pagdinig. Panoorin yung pinaka-latest na video na yan, itong si Congressman Rodante Marcoleta, at papasyalan din ho natin yung ating mga idolo dyan sa third floor studio. Pag-uusapan naman ho natin dyan yung naging speech nitong si Speaker Martin Romualdez. Isang like at isang subscribe lang ho, sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. At para sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita pag may bago tayong upload, no? Ayun na nga mga kababayan, pasadaan ho muna natin itong mga nakita nating video sa social media na kung saan itong mga ano na to, itong mga dilawan, mga Talyanista. Kesyo, noong panahon na, daw ni Tatay Digong, ginipit ni Tatay Diggs itong si Lenny Robredo pagdating sa budget. Kaya daw yung nangyayari na yan kay Vice President Sara Duterte, okay lang daw ho yan. Ito, pakinggan natin ha, para malinaw kung talaga nga bang ginipit ng administrasyon ni Tatay Diggs itong si Lenny Robredo. Gusto na nga i-impeach ng mga bataan ni Tatay Diggs dati. Ano sabi Tatay Diggs? Huwag niyong i-impeach. Elected yung ali. Respetuhin natin yung mga bumoto sa kanya. Pero itong ano na to, administrasyon na to, wala ko talagang pagrespeto doon sa mga bumoto kay Vice President Sara Duterte. Hindi nga nila ini-impeach, pero walang humpay na paninira dito sa ali dahil alam naman nila sa mga susunod na panahon, posible na yung si Tamba, talagang paluluhurin ho siya nitong si Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin ito. Yung ginawa niya kay Mama Lenlen pagdating daw sa budget, ginigipit daw ni Duterte. Sabi nito, kinakarma daw si Rodrigo Duterte kasi ganyan daw yung ginawa niya kay Mama Lenlen pagdating daw sa budget, ginigipit daw ni Duterte. We, sabat niya, oy, wakay na, ibawan. Tigil-tigilan niyo yung panloloko niya, ha? Ito, Impact Leadership page. Kakamping to na page. Actually, may katangahan nga itong ano itong post na to . Nag-collage-collage pa sila, pinapakita nila na mabilis lang daw na-approve yung budget ni Lenny. Hindi nila alam, it only shows that Duterte is never politicizing Lenny's budget. Never. Tingnan nyo pa nga, na-approve nga siya within minutes lang. And then when you look at 2021 and 2022 budget, tinaasan pa nga yung budget ni Lenny. They even gave her the kahit walang ginagawa, wala ho siyang mga programa kasi hindi naman ho magaling pagdating sa diyan sa trabaho na ganyan itong si Lenny Robredo. Ang yung ano ho niya, pinamimigay niya puro lugaw. Kaya nga tinawag ho siyang Lenny Lugaw, 'di ba? Yun ho ang problema dito kay Lenny Robredo. Kaso nga ho, pilit nilang kinukumpara yung ginawa ni Lenny Robredo, yung budget ni Lenny Robredo dito kay Vice President Sara Duterte, which is hindi naman ho natin pwedeng i-compare. Hindi naman ho ang training kay VP Sara maghintay na parang spare tire na pagka pumutok ang gulong, siya ang isasalpak. Hindi ho ganun ang training ni VP Sara. Malamang sa malamang, kasama sa pag-uusap yan, bago pa niya tinanggap ang posisyon ng katandem nitong si Marcos Jr. na talagang tutulong siya sa ating mga kababayan. Kahit na ang talagang trabaho ng OBP, talagang maghintay.
Diba? Yun naman ho talaga. Na anytime na anumang mangyari sa presidente, meron hong papasok sa eksena. Yun ho ang vice-presidente. The traditional courtesy of forgoing the questions. That's how the Duterte administration treats their critics. They even gave them parliamentary courtesy, which is a tradition. Correct. Sa President Duterte even fired Attorney Luna, who is the head of the PACC. Kasi pinapa-investigahan niya yung mga donations ni VP Leni sa COVID-19 responses, which is illegal talaga yan, ha? Illegal yan. Illegal po magtanggap ng donations si mga government officials. Pero dinefend pa rin siya ni Duterte na tumutulong naman siya at pandemic naman yun. So yun sa nangyayari ngayon, pinupolitika talaga si VP Inday. Ibang klase din talaga itong administration na ito. The notice of disallowance from COA is part of the process so that they have the opportunity to explain and to provide their documents. Just like Mama Lenny's notice for disallowance, na clear siya doon sa pag-hire niya ng consultant na wala naman sa budget. Yung kay VP Inday, nagbili siya ng mga meals and food packs for the confidential funds, which she can explain in the process pa po yung audit. Ayun na nga mga kababayan, dumako na ho tayo dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Pakinggan ho natin. Hoy Kimbo, makinig ka ha. Ito na yung mga posibleng itanong sa nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Siguro talagang ginawain ni Kong Dante para mapaghandaan mo. Kasi nung tinanong ka nitong si Congressman Herrera, halos magtanda utal-utal ka sa pagsagot. Tuloy. Hindi tuloy ho natin. Setyembre 16, uupisahan ang pag-deliberate ng budget ng 2025 sa ating kapulungan sa plenaryo. Ako po ay nakatalaga sana para pagtanong ng mga ilang bagay sapagkat gusto kong linawin sa panig ng mga constituents na i-represent natin sa Kongreso ay kinakailangan po na malaman ko kung ano po yung bahagi ng 6.325 trillion pesos ang siyang magiging benepisyo. Ibig sabihin, ang siyang tutulay sa panig ng mga kababayan nating nasa kampos ng buhay. Alam ko po kasi na dalawa yung target ng ating national budget para sa isang taon, 2025. Kailangan po kasing makapagtanong ako sapagkat gusto kong malaman anong bahagi ng 6.325 trillion na budget natin para sa isang taon ang maaaring maging kabahagi ng mga kababayan nating kapos na kapos sa buhay sapagkat sila po ang pinaka-representa ng aming party list. Ito yung Sagip. One-digit inflation or nine-digit poverty incident. Nangangahulugan po talagang mababawasan ang mahihirap. Ngunit, dahil nga po sa wala namang gumagawa, walang nagsisimula para gawin, mananatili po mahirap. Advice lang ha doon sa mga nag-i-edit ng video nitong si Kong Dante, mas mainam, wala nang maraming dramatic sound effect na ganyan. Mas maiintindihan si Kong Dante. Lagyan niyo na lang doon sa mga ano, doon sa talaga magbibitaw siya ng mga puntos niya. Hindi yung every time na lang nagsasalta bumibira, no. Advice lang ho para mas maintindihan siya kasi medyo magulo yung audio. Sana naman pong tradisyon ang mukhang ayaw po nilang pahalagahan. Sapagkat ngayon lang po ako makakakita uli ng isang pagkakataon na yung pong miyembro ng majority, katulad ko, hindi na pwedeng magtanong. Puro lang po yung miyembro ng minority. Hindi po ganun ang tradisyon namin eh. Ang tradisyon namin, mauuna lamang pong magtanong yung minority. Pagkatapos, kasunod na naman ang majority, maging alternate na po yun. Hanggang maubos na yung minority dahil po konti lang sila. Kami ng mga majority ngayon, ang pwede nang magtanong sa lahat ng ngayon dyan. Ngunit hindi po tayo pinayagan, wala po akong magagawa. Ang akin lamang sanang pagtatanong ay nakatuon lamang doon sa tinatawag na general. Grabe naman yun. Para lang po yung tono ng pagdideliberate ng budget ay mailagay natin sa wastong perspektiba. Ngunit kagaya nga po ng aking ipinaliliwanag,
Eh, ayaw na po nila kami magtanong sapagkat ang tangi nilang layunin ay tapusin kagad ang deliberation ng budget sa plenaryo sa lalong madaling panahon. Ako po ay nalulungkot sapagkat hindi po mabilisan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, makilala natin, makilatis natin, maintindihan natin, may paliwanag natin sa mga tao na sila yung beneficiaryo itong isang napakalaking cheque na ito na ang kanyang katapat na halaga ay 6.325 trillion. Saan gagamitin ang cheque ito? Kailangan kasing masagot ng derechahan at ng walang pag-aalinlangan. Diyan sa budget, isang cheque napakalaki ang halaga. Ilang kababayan nating mahihirap ang mababawas natin sa kanilang bilang. Yun sana ang kailangang masagot dito sa bawat budget na inilalatag natin taon-taon, nasisiguro sana natin na meron tayong napapag-graduate sa kahirapan ng mga kababayan natin hanggang sila ay maubos. So kung gagayahin natin ang China, isang taon lang dapat nag-graduate na lahat sa kahirapan ng ating mamamayan. Ito yung gusto ko sanang masiguro. Ito yung gusto kong masagot ng diretso. Ang problema, eh, hindi kami pinagtatanong. Gusto ko sanang kusisahin kung bakit yung Magna Carta na ginawa natin sa loob ng 15 taon. Ang nangyari ho pala dyan sa ano na yan, sa plenaryo kahapon, eh brasuhan ho. Pinagtanong lang yung mga ano, yung mga minority, yung tipong ang tanong naman nila parang lokohan eh, si Franz Castro latang-halatang para ano, para makita naman nila na meron pang kumakana diyan sa ano, diyan sa House of Representatives. Magtatanong kami, pero wala naman hong kwenta yung mga pinagtatanong nila. Buto pa yung kay ano, kay Congressman Herrera, maliban doon oh, tsaka yung kay Desus. Maliban doon sa dalawa na yun, wala naman ho talagang kapaki-pakinabang na tanungan na nangyari diyan sa House of Representatives kahapon. At nakarta po hanggang ngayon ay hindi naipatutupad ng maayos. Walang implementing rules and regulations. Walang listahan ng mahihirap na sila ang magiging beneficiaryo nung batas na yon. Hindi umuusad. Walang ginagawa yung National Anti-Poverty Commission. Walang ginagawa ang NEDA. Sa tingin niyo, sinong ano, sinong humarang sa pagtatanong nitong si Congressman Rodante Marcoleta, di ba? Tingin niyo ho ba yung head ng APRO? Kasi silang magpipresente eh, yung mga membro ng APRO, sila talaga didepensa sa mga tanong ng ibang mga kongresista eh. Kung magkataon eh, talagang kawalang yan ho, mga pinaggagawa nitong si Saldico, nitong si Tambaluslos diyan sa House of Representatives. Yan ho ang patunay na yung sinabi nitong si Vice President Sara Duterte na dalawa lang ho talaga ang may control sa budget ng sambayan ng Pilipino. Congressman ho yan, hindi pinagtanong. Para yung listahan na yon ay makuha natin. Ngayon, kung ang tinutukoy nila ay mabawasan ng one digit ang kahirapan sa ating bansa at hindi naman sila magsisimula, eh kahit kailan ay hindi matutupad yung kanilang hangarin sapagkat hindi gumagalaw yung batas at walang gustong sumagot at walang gustong gumawa at ayaw nila kaming bigyan ng pagkakataon na makapagtanong dito sa bahaging ito. Gayong napaka-importante nito sapagkat ang kinakatawan nga natin ay yung mga mahihirap na kababayan dito sa ating bansa. Maraming salamat po at manatili tayong malakas. Hay na nga mga kababayan, yun ho ang naging mensahe na itong si Congressman Rodante Marcoleta. Ang gaganda pa naman ng mga puntos niya, dapat pinagtanong ho siya ng, ano, ng mga nitong APRO kahapon, no? Itong si Kimbo. Di na ho siya pinahintulutan, di ho natin maintindihan. Siguro talagang kontrolado ho nitong mga nag-aaring uri ngayon dyan sa House of Representatives. Yung kung paano magpo-flow yung budget deliberation dyan sa plenaryo, no? Ito mga kababayan, pakinggan ho natin, third floor studio, palakpakan ho muna natin. At itong si Congressman Rodante Marcoleta. Game. Ang bayan na ang budget ng Pilipinas ay nagagastos ng tama. At yun din ang sinabi ni Speaker Martin Romualdez. Oo. Na actually, binanggit niya nga rin yung, bago tayo mag-Kimbo, sorry. Oo. Oo. Kasi yun din ang linya naman sa opening ni Speaker eh. Dahil nasa plenaryo na nga yung budget ng kabuuan budget ng pamahalaan, di ba? Ang sabi niya, yung transparency, accountability. Mm. Bigla ako tuloy naisip,
transparency, accountability, ano na nangyari doon sa issue ng Agnes Mangling? Oh. Bakit pinili niya? Oh, sa pinto ng budget, pero kung talagang naniniwala kayo at kung talagang sincero yung sinasabi niyong pagkilala at ipinatutupad niyo ang transparency and accountability sa kasalukuyang gobyerno, bakit inupuan niyo ang pagdinig sa Agnes Mangling? Mr. Speaker, correct. Sir, Boss, Manager Amo. Na ang sinasabi naman din yan ay mandato ng kanilang chamber ay yung sila, yung ano nga ba yung steward, sila yung tagapangalaga. Ng trust ng mamamayan. At sila yung nakakapag, sila yung maingat din na magpapatunay na merong absolute na accountability, Marlon, pagdating sa paggastos sa pondo ng bayan. Tama. Doon pa lang sa mandatong yun, parang kailangan i-revise na nila. Pam, sorry, wala akong record. Ilan ang budget natin last year? Ay, hindi ko rin nakuha yun. Pero around 4. Mas malakas yun. Mas mataas siya, no? Hindi ba dapat tanungin muna ng taong bayan kung paano nila nagastos tong pondong to? Yun nga, bago at sila kung may, kasi walang iniwan to sa committee level doon sa budget deliberation, di ba? Giging-gigi kayo. Nangangati kayo sa pag-usisa kung saan ginamit ni Vice President Sara Duterte yung pondo niya bilang DepEd Secretary at pondo niya sa Office of the Vice President, hindi ba marapat lamang at dapat lamang na malaman din ng taong bayan kung saan napunta yung mga, yung saan naubos yung nakaraang budget? Na 5.76 trillion, di ba? Na saan napunta to at may nakita ba talaga tayong hard project? Wala tayong nakitang proyekto, Pam. Wala. Ang nakita lang ng maraming ayuda. Correct. Walang pinasinayaan itong administrasyon na to ngayong taon na to. Ha? Doon sa budget na inallocate na yan, diyan sa inallocate na budget na yan, wala ho tayong bagkus. Nakita ho natin yung mga pinasinayaan, yung mga binuksan nilang mga kumbaga in opening ceremony nitong si Marcos Jr., yun ho yung mga proyekto na naumpisahan pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula noong nag-umpisa ho itong administrasyon na to, wala pa ho talagang major infrastructure na talagang nagkaroon ng seremonya para buksan ito sa publiko. Bagkos yung mga binuksan ho nila, yun ho mga naumpisahan noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kawawa naman ho ang susunod dito kay Marcos Jr. Diba, wala ho siyang pasisinayaan na bagong infrastruktura o proyektong hindi matatapos nitong administrasyon na to. Kasi wala naman ho silang ginagawa kaya wala ho silang matatapos. Yun ang nakita natin. Yun, si ate, nakita sa likod. Si ate, niloko kami yan, nanginyo ako ng hot water. Ang nakita natin yung kaming pamamahagi ng ayuda, pero yung construction ng bagong, asa na yung pabahay? Yung ilang million na, no? Diba sabi, 1 million per year. So he is into his third year, Marlon. We should be seeing, 3 million. Medley. Ibigay na natin yung first year. Pero dapat tuloy-tuloy na yung construction. Kauupo mo ng first year. Sige, ibigay na natin na meron ka somehow na 1.8 million houses built already. Nasa sa 3 years, meron, no? Halos kalahati na lang ng 3 taon. Kung sa 1 million per year, dapat kahit pa paano with meron ka ng 1.5. With consideration yan ng mga tao. Sige, baka hindi lahat nagawa. And anong sani? Bakit may delay? Diba? Hindi naman tayo nagkaroon ng pandemic. Diba? Pero yun nga, Marlon, ang medyo nakakabwisit. Kasi sa deliberation ni Estela Kimbo, lagi niyang sinasabi na since we were coming from, we're still bouncing back from the pandemic, correct. Pilipinas na lang. Yun yung kinabubwisit ko pagka every time na maririnig ko, lahat ng bansa nagbukas na. Wala na ho. Wala na. Sa ibang bansa, wala na ang pandemic. Wala na. Yung naging epekto ng pandemic, siguro meron pang mga 85% baka naka-recover na. Halos hindi mo na naramdam na nagka-pandemic sa iba't ibang mga karatig bansa natin. Tayo na lang dito sa Pilipinas na ginagawa nating excuse yung pandemic na yan sa ating mga kapalpakan, sa mga kapalpakan ng pamahalaan. Ha? Sa napakabagal na pag-usad nitong pamahalaan na to. Ano ang kanilang excuse? Recovery from pandemic. Anak ng towa. Kimbo naman, ano ba yan?
Ho yata ang gumagamit ngayon ng excuse na yan na we are still recovering from the pandemic. Etong mga to, lalakas ng loob gamitin yung salitang pandemya. Pero pag hinahanapan nila ng pondo yung nakalipas na Duterte administration, baliwala sa kanila. Hanggang doon sa deliberation, sa interpolation ni Congressman De Jesus, pagkakaalam ko, naikumpara pa eh. Pinagmalaki pa ni Stella Kimbo na mas mataas di hamak yung nagastos sa pondo ng Duterte administration kumpara sa kasalukuyang administrasyon. Eh, huwag nating kalimutan, kaya mataas po yun, unang-una, 6 na taon yun. Eto kayo, 3rd taon. At higit lalo, kaya mataas yun, dahil po, 4 na taon po tayong nasa ilalim ng pandemya. Doon mo dapat gamitin sa free time frame na yun, yung pandemya-pandemya na yan. Yes. And it is the very first pandemic that the Philippines went through. And everything was new to us, Marlon. Yes. Walang alam ikilos ang gobyerno kung paano i-handle to. Dahil who would have thought na magkakaroon ng pandemya, di ba? Yes. At dapat na-appreciate natin ang Duterte administration doon. Na-handle ng maayos ng isang Rodrigo Roa Duterte. Totoo. Ang pandemya. Ngayon, Marlon, knock on wood, ngayon magka-pandemya, Marlon, baka nilayasan na tayo ng gobyerno. Malamang. At baka nagkagulo na ng tuluyan. Oo. Diba? At baka nagkaroon pa ng, alam mo yun, ng chaos. Kasi mas sa ilalim ng sa matinding pagkagutom ang mamamayan. Dahil alam natin na wala silang ibibigay. Sa ugali nilang yan, wala silang ibibigay. Pero sa kabila nung may pandemic tayo pa, ma, huwag natin kakalimutan. Ha? Nagpatuloy yung build project ng BBM. Samantalang ngayon, ng Duterte administration, sorry. Pamali-mali ka purifikasyon. Anyway, pinagpatuloy yung BBM. Yung build. Ulit. Sir! Nangyayari ba't para sa... Ano nangyayari, sir? Ba't para sa namasablay ho atata? Ito naman si Boss Amo eh. Nangyayari! Pumapalya. Hindi, pero mahusay ho yan. Mahusay yung mama na yan. Tsaka mabait yan. Pinagpatuloy yung build project ng Duterte administration. Pero ngayon, magtatatlong taon na, wala pa tayong nararamdaman na hard project mula sa Marcos administration. Correct. Diba? Yun na lang, Marlon, yung bago ka makapangutang ulit sa susunod na taon na budget, Marlon, ano muna ang pumasok sa mga pledges na inilarga mo sa kung saan sa bansa? Ano yan eh? May notes ako niyan, ang dami niyan. Asa na ngayon yung mga pinagmamalaki niyong pledges? Yes. Naku po, yan diba? Ang mga sinasabi natin. And sana, yung pledges na yan, yan ang sumasalo ngayon kaysa umutang uli tayo. Yun. Tama, diba? Marlon. Medyo tama ka dyan. Maraming tama ka dyan. Kasi dito sa sa sinasabi nilang budget natin na hinihingi for 2025 na amounting to 6.352 trillion, ang projected revenue lang dyan, Marlon, ay 4.644 trillion. So, meron kang malaking inutang, pero ang projection mo, ganito lang ang kikitain. Doon pa lang, Marlon, makikita mo na meron kang deficit na almost 1.5 trillion. Ano ang deficit para sa mas malinaw na pagpapaliwanag? Ang deficit ay yung mas sobra ang ginagasta mo kesa sa kinikita mo. Okay, para sa layman's term. Yung mga nagka-calorie deficit, naiintindihan mo. Si Madam Pam, parang pumayatan. Siguro nagka-calorie deficit yan. Bakit mo yayakapin yung hindi mo naman kayang yakapin? Yun. Diba? Nagastos ka ng sobra-sobra, wala ka naman palang pera. Yun yung mabigat, Pam. Tapos, yung pinakapangit talaga, sa totoo lang, kahit sa totoong buhay, huwag mo yayakapin, hindi mo kaya. Doon ka lang sa kaya mo, pagka hindi mo kaya, huwag mo yayakapin. Yun lang ho yun. Itong administrasyon na to, grabe. Ako namang pilit ko kung iniintindi itong administrasyon na to, sa totoo lang. Kasi naiintindihan ho natin na malapit na ang 2025 midterm election. At ang bulk ng pondo na yan, ng budget na yan, aminin man nila at sa hindi, alaki na naka-allocate para sa ayuda, di ba? Gagamitin ho yun para maipanalo ang ticket ng administrasyon, ng mga ticket nila sa Senato. Yun ho yun. At yung iba pa sa local pa.
yung kanilang mga congressman, yung kanilang mga gobernador, sali ba gobernador o mga mayor nila. Oh. Kaya talaga kung kailangan ano, kailangan malaki-laking pondo ang gagaano na ire-ready ho nila diyan. Magpapakawala ho ng sako-sakong pera itong administrasyon na to sa susunod na election. Mark my word. Ayun na nga mga kababayan, dito na tuloy natin ng konti. Tuloy ho natin. Isip na yan, Marlon. Bitin tayo, bitin. Wala kang pagkukunang economic activity. Hmm. Dahil wala nga pumapasok na investors. Unang-unang dahilan, bakit lumabas ang mga investor na nandito? Sabi natin, ang Google wala na sa Pilipinas. Ang Google ay bumalik saklap na nun. Singapore. Ang saklap nun, di ba? Bakit? Kung yan naman, dadalhin mo ang iyong bansa sa bingid ng beng-beng-beng. Oo, di ba? Bakit ako mananatili dito bilang ano, bilang foreigner sa bansang ito na magkakaputukan pala? Ang gusto ko lang ay magnegosyo. Magnegosyo. Diba? Hindi para maipit ako sa anumang sigalo, yes, ng dalawang giganteng bansa na nagtataka rin sila, malamang, eh bakit nagpapaalipin tong kakarampot na bansa Pilipinas? Yes, edi ako ngayon, bago pa ako maipit, edi go rebels na ako sa kung saan. Diba? Babu. Pam, ito yung ano, naka 24 trips ang Marcos Jr. Once a month, bali, no? Pero doon sa 24 trips na yun, 17 iba't ibang bansa ang napuntahan niya. So ibig sabihin, meron siyang binalik-balikan. May binalik-balikan siya. Anim doon, ang anim ba tama? Hina ko talaga. Lima. O walo. Anyway, ang generated daw na investment pledges ay yan, $72.2 billion. Billion dollars. So, pledges yun. Asan na ngayon to? Ginawa